pang sana all na nga ba yung open work permit na nababalitaan natin ngayon at pang sana all na rin ba na makakarating ang sino man sa pamagitan ng work permit na tulad ng hinala na nakararami at pang sana all na ba yung process na ito. So yan ang pag-uusapan natin ngayon at simulan natin doon sa point na nabigyan ko na kayo ng idea about open work permit at sana ay naging malinaw ito para sa ating lahat at binigyan ko rin kayo ng follow-up na pag-uusap patungkol dito with regards to kung sino yung mga makararating dito sa Canada using this stream na bagong programa ng government ng Canada, ng CIC, na muling makakasama ang family sa pamagitan ng easy access na ito sa pamagitan ng open work permit program para sa miyembro ng pamilya, no? So yan yung ating pinag-usapan doon sa nakaraang vlog natin about the open work permit na hindi ko alam kung 1 month or 2 months ago na ang nakararaan. Pero sabi po ng CIC News, open work permits available for spouses, partners, and children of sponsors by Julia Hornstein noong June 23, 2023. During the processing of the family class sponsorship application, some sponsored spouses, partners, and their dependent children will come to Canada as temporary residents to be with their sponsor. Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, IRCC, announced at the end of May a temporary public policy allowing these individuals to work in Canada while their application is being processed. So noon kasi, nung ipinablish ko ito at nung ipinablish ng mga ibang vlogger, ay hindi pa gaanong kompleto yung detalye with regards to kung sino yung makakuha ng open work permit. At marami nga tayong natanggap na sino ba ang makatatanggap niyan, pero most probably ay sinagot ko na yung mga katanungan na yon, and hopefully ay sa pamagitan nito ay masila natin kung sino talaga yung this is a temporary public policy. When we say temporary public policy, ibig sabihin hindi ito permanente, temporary nga, no? At hindi ito tatagal ng mahabang panahon dahil gusto lang talaga ng Government of Canada na madaliin yung mga nabinbin na miyembro ng pamilya na kasama sana sa kanila application. But of course ay nadali nga gawa ng pandemic at sa mga nagresulta pa nga ng pagbagal dahil doon sa mga nangyaring strike ng mga empleyado ng CIC. But of course ay ginagawa ng pamamaraan ng Government of Canada kung paano nyo makakasama ang inyong pamilya sa lalong madaling panahon. Sabi pa dito, this public policy facilitates the issuance of an open work permit to foreign nationals applying to live and work in Canada under the family class sponsorship, including dependent children over 18 years old. This open work permits previously only allowed for the Inland Spousal Sponsorship Program and is now being extended to those who are applying from outside Canada. At kung matatandaan nyo rin na ibinigay ko sa inyo yung mga listahan na kung sino ang pupwede, at kung mapapansin ninyo doon sa mga naibahagi na natin sa inyo ayon sa CIC ay kung sino lang yung mga nandito na sa Canada, sila na lang yung mabibigyan o ibig sabihin makapag-apply ng tinatawag nating open work permit, no? Pero hindi kasama yung mga family mula sa outside, mula outside Canada. So yun ang ibig sabihin. But katulad ng ilang mga kamag-anak natin dito na napunta ng work permit, SNP, na-issuan sila. Pero usually ang binigay sa kanila ay noon ang binibigay sa kanila ay parang temporary residence visa o kaya naman student visa. Pero ngayon ay pwede na ma-issuehan yung members of the family ng open work permit, lalong-lalo na yung mga 18 years older na willing na at able na talagang magtrabaho at makapagdudulot na ng kasaganaan o sabihin na nating income sa family at makatutulong na sa members of the family at talagang makapagbabahagi na ng siyempre financial sa pampamilya na rin, ano?
And sabi pa dito, IRCC says issuing open work permits will not allow help the financial stability of families and their ability to integrate into their communities, but will help address national labor shortage and the economy. So isa sa mga main purpose talaga ng Government of Canada, remember, na target nila na makapaghakot ng mas maraming tao ngayong mga panahon ito hanggang 2025 ng kung ilang milyong tao. At nabanggit na rin natin yan, pakibalikan na lang po. At isa ito sa mga strategy na ginagawa nila na mas kumbaga yung layunin ng Canada na mapanumbalik yung pagbubuklod ng isang family. Layunin din nila yung kanilang goal, syempre na ma-reach yung kanilang number, specific number na hinahanap ngayon hanggang 2025 na binanggit na natin ng mga nakararaan. Of course, sabi nga natin, every province ay mayroong labor shortages, therefore kailangan nila na maghakot ng mas maraming tao at mag-invite ng mas maraming qualified na tao, no? Noong nakaraan, hindi ko na ibigay sa inyo yung eligibility requirements dahil wala pa nung ipinalabas ang IRCC during that time, pero ngayon iisa-isahin natin. So according sa CIC News, what are the eligibility requirements? Number one po, sabi dito, the foreign national is a principal applicant who has submitted a permanent residence application under the spouse or common law partner in Canada or a spouse, common law, or conjugal partner under the family class that has been accepted for processing by IRCC. Number two, has submitted a work permit application where the duration of the work permit requested is a maximum of 2 years. Number three is a subject of a sponsorship application submitted by the Canadian citizen or permanent resident spouse, common law, or conjugal partner, has the same residential address or as their sponsor in Canada at time of the application, and has valid temporary resident status in Canada or is eligible for and has applied for restoration of status. So ibig sabihin, mas pinalawak pa nila kung paano nila marireach out yung members of the family ng mga principal sponsors o ng mga principal applicant na makasama nila. For instance, applicant ka ng permanent residency at nandun na pangalan mo, automatic na bibigyan na, and if you're going to apply for it, bibigyan na ng open work permit yung members of the family, your conjugal partner, o kaya naman yung kabiyak mo, yung asawa mo, yung anak mo na older than 18 years old ay pwede na makapagtrabaho. So yun po ang ibig sabihin nun. And of course, dapat po yung temporary residence visa ninyo ay kumbaga pumasok na sa system, of course, ng CIC. Ganun lang po kadali yun. Yun lang po ang ibig sabihin nun, ano? O kaya naman, sabi dito, a dependent child that has been included as a accompanying family member in the application for permanent residence has submitted a work permit application where the duration of the work permit requested for a maximum of 2 years, has the same residential address as the principal applicant and their sponsor in Canada at the time of application, and has temporary residence status of Canada or is eligible for and has applied for restoration of status. Mas pinadali talaga ng gobyerno ng Canada na mapasama yung members of the family going here in Canada. So ang ibig sabihin lang po nito, na kapag po kayo ay nakapag-apply ng as work permit, temporary residence visa, permanent residency, kasama nyo na po ang inyong family na qualified for open work permit, spouse naman yan, o kaya naman yung sa tinatawag nating mga anak, sponsorship. Okay, so sana po ay naging malinaw na sa atin ngayon yung open work permit. Hindi po lahat na nag-apply ng open work permit ay pwedeng basta-basta mag-apply. Hindi ito po pang sana all, but mayroon po mga restrictions pa rin. Ito po ay membro ng pamilya na ang naka-apply or principal applicant ay naka-apply na for CIC o kaya naman as work permit. So ganun po ang ibig sabihin niyan. Sana po ay naunawaan na po natin ito at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.